Kumusta mga kainang? Merry Christmas nga pala sa inyong lahat dyan. At advance Happy New Year sa inyo. So medyo na nalit tayo ng ating pangalawang video. Ililip na natin yung gas welding, no? So direct tayo sa 2G road pass. Pasensya na kayo mga kainang at nagkaroon kami ng semestral break. So, 1 week na bakasyon tayo. Wala tayong pasok. So, pagbalik na kami ng kagad, second day namin ngayon. So, ito yung time ko na gumawa ng video. So, ang gagawin natin mga kahinang, welding 2G road pass. Nung nakaraan, 1G road pass tayo. So, 2G road pass naman tayo ngayon mga kahinang. Ngayon mga kahinang, ano ba yung mga ingil na dapat natin tandaan pagdating sa pagro-road pass ng 2G? So, mga kahinang, tatlo ang gagawin natin na hinang, no? Iba-ibang ingil ng electrode natin. So, ang 2G, ito yung 2G natin, no? Mga kahinang. Ayan. So, meron tayong road pace. Tandaan po natin, yung road pace natin ay 3 mili to 2.4 to 3 mili. Depende doon sa electrode na gagamitin nyo. Mga kainang. So, ayan. Yan po yung 2G. Okay. Ang iba, sinasawag nila ito na landing. No? Pero ang ano nito, ito ay tawag din dito ay road pace. Mga kainang. Road pace yan. Okay. So, ito naman ay road cap. Okay. Ayan, road cap. Ngayon mga kahinang, tatlo ang gagawin natin. Ang aking plate ay 250. Hahatiin natin siya sa tatlo. Ayan. So mag-iiba-iba tayo ng angle ng ating electrode. Yung travel, yung work angle natin mga kahinang, ay titingnan natin kung saan tayo makaka-welding ng mabuti. Una-una, nakabilo tayo ng horizontal. Kung ito ay horizontal, horizontal ito, yung welding natin. Gagawin natin ay bilo tayo ng 10 degree. Okay? 10 degree yan. So, dapat nakatutok dito, no? So, bilo tayo ng, sa horizontal line, bilo tayo ng 10 degrees, mga kainang. Titingnan natin kung alin ang may tama rito sa root pass dun sa penetration dito sa likod. Titingnan natin kung alin yung pantay ang penetration. Okay? So, una-una, welding natin. Welding number 1, 10 degree below horizontal line. Pangalawa, ang gagawin natin ay diretso naman, mga kahinang. Ayan, tuwid. So, bali 90 degree yan, mga kahinang, ha? 90 degree yan. Ayan. So, diretso yung ating electrode, ha? Sa horizontal position. Tapos, sa pangatlong welding natin, titingnan natin, above naman tayo. Sa horizontal line, ito yung horizontal line, above naman yung electrode natin ng 10 degrees naman, mga kahinang. Para makita nyo lang, mga kahinang, kung alin yung tama na angle while nag-welding tayo ng road pass, alin ba ang mas maigi? Yung below horizontal line, yung 90 degree na straight tayo sa horizontal, or yung nag-above tayo, para makita nyo yung mali, yung tama. Okay mga kahinang, so wag na natin patatagalin, magwe-welding tayo. Ngunit alam nyo na na hindi nyo makikita yung pagwe-weld, makikita nyo lang yung nag-aapoy, kasi nga wala pa tayo nung camera na capable sa pagtutok doon sa weld pool ng ginagawa natin. So, babalihan kayo mga kahinang. Ito nga pala. Naka-prepare na yung ating plate mga kahinang, no? Nakatak na yan. So, yan ay hatiin natin sa tatlo. Ayan. So, digyan na natin ang linya yan mga kahinang. No? Itong isa, preparation na yung isa para sa 3G. So, ngayon, 2G muna tayo. So, hati natin sa tatlo. Bale. So, dito na rin tayo sa table. Maghihinang mga kahinang. Nga pala, mga kahinang, ang ginamit ko na spacer, 2.4 siya.
Ang ginamit kong pang road pass na electrode 6010 3.2. okay, mga kainang, 3.2 ito. Sa atin dyan sa Pinas, ang karamihan nandyan ay 6011, yung parang madilaw-dilaw yung plugs. So gumamit ako ng cam gauge, panukat doon kung ilang degrees yung nag-grind ko, kung tama ba siya, kung 30 degrees ba siya. So para hindi tayo magkamali. So babalikan ko kayo, mga kahina, si setup natin, pati makina. Ba, mga kahina, so naset natin 'yan. Okay. So rebuilding na natin, mga kahina, ayon dun sa sinabi kong degrees, no? Okay. So yung backside lang makikita nyo, mga kahina, ha? So una, below horizontal 10 degrees. Tingnan natin kung ayos. So nakaset na yung ating makina. Susubukan ko muna sa 75 yung ating aperahe. Okay, malakas ito. At sulo lang tayo ngayon, mga kahina, no? So sa atin lahat ang kuryente. So ang gap natin ay 2.4. Ang ating road base ay 3 mm. So try na natin, hati-hatiin natin. So unang angle 10 degree below horizontal line. Okay. Grind, mga kahina, titingnan na natin kung alin yung tama. So ngayon, ang kasunod naman, para makita nyo yung hinto, ang kasunod naman gagawin natin ay 90 degree, diretso lang, walang angle, no? Yung ating work angle ay 90 degree, walang below horizontal line. Okay, nung roll niya, next. Electrode, so magpapalit tayo. Okay. Tapos na tayo sa pangalawa. Yung ang below naman, yung above horizontal line ang gagawin natin, mga kahina. Okay, pasok tayo. So kung napapansin nyo, mga kahina, lahat ng apoy ng ating electrode dito, lahat sa labas, punta sa aking side. Dapat walang nalabas na apoy, dapat nandito sa kabilang side, sa penetration side. So linisin natin, babalikan ko kayo, ha, mga kahina. 10 degrees below horizontal line, no? Itong side na to, yan. Ito naman, mga kahina, yung ating work angle dyan, yan ay diretso, mga kahinang, 90 degree ho yan, ano? So diretso ho yan, mga kahinang, sa horizontal. Parang 0-0 yan yung angle. Ito naman, mga kahinang, above siya ng 10 degrees. Kung ito below, ito na 10 degrees. So kung napapansin, yung ating hinang sa 10 degrees above horizontal line, nababa yung welding profile, no? Bumaba siya rito, itong side na to, sa taas. Yan. Bumaba yung hinang natin, kasi nga, nakatungo na yung ating electrode. Eto naman, pantay na pantay siya. Kung titingnan nyo, pareha.
No? Ayan mga kahinang. Parehan-pareha. Even yung cutting. No? Ito naman mga kahinang, mayroong uneven na welding. Dito lang sa start natin, medyo malamig pa yung ating electrode. So, hindi tayo kagad nakapag-penetrate. Ngunit may kaunting problema, no? Pero dito sa ating pangalawang pantay na paghihinang ay maganda ang penetration. Kung titingnan nyo, pantay siya. So, kung papansinin nyo mga kahinang, mayroon dyan yung mga putol-putol. Yan po ang palatandaan kapag hindi ho tayo nagka-grind sa dugtungan ng ating root pass. Yan po ang ating iiwasan. Dapat bawat hinto, pifeeder natin yung dulo ng ating hinang. So, I hope na meron kayo natutunan sa video ito. Antabayanan ninyo yung ating susunod na pagwe-welding sa 3G. So hanggang dito na lang. Merry Christmas at advance Happy New Year. Sana umabot bago mag-New Year yung ating video upload na ito. Ingat, tayo.